mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Maraming salamat po sa pakikinig ng una at pangalawang yugto ng kwento ni Ziyad. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang pangatlong kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, nagpaalam na rin ako kay Kurt pagkatapos naming mag-usap at nag-drive ako papunta sa cafe na pinag-usapan namin ng kaibigan ko na si Stacy. Habang nagda-drive ako, ay hindi mawala ang mga ngiti ko sa labi dahil sa naging usapan namin ng new employee. Akala ko ay hindi maganda ang mga sasabihin o comment niya sa akin. Pero nagulat ako nung ipagtanggol niya pa ako, despite what we had heard about me. Nakakatuwa lang na may mga tao pa rin pala na hindi basta-basta nag-judge ng kapwa nila tao, base lang sa mga sinasabi at naririnig nila. Hanggang makarating ako sa cafe ay nakangiti ako. Kaya naman mas lalong nagduda ang kaibigan kong si Stacy kung ano nga ba ang iniisip ko tungkol sa bagong employee ni Dad. Hindi ko naman na natiis pa ang kilig ko at ikuwento ko na kay Stacy ang mga nangyari habang papunta ko dito. At hindi ko na napigilang tumili dahil pigil na pigil ko yon kanina habang nasa harap ko si Kurt. Para talaga kaming high school student ni Stacy na nag-aasaran. At ngayon na wala na kami sa office, ay komportable na rin ako at wala na akong pakialam kung may makarinig man sa amin. Professional ako sa harap ng mga katrabaho ko at sa taong kailangan na makita ang pagiging open-minded ko sa business. Pero kapag nasa labas na ako ng office, wala na akong mga katrabaho, ay isa pa rin naman akong babae na may damdamin. Tulad ng iba, naaapektuhan pa rin ako sa lahat ng bagay na hindi ko pinapansin kapag nasa loob ako ng opisina. Kaya nang makita kami ni Stacy, ay sinabi ko ang lahat sa kanya. At para kaming mga bumalik sa pagiging teenager dahil sa mga pigil na tili naming dalawa, pinagtitinginan kami ng mga tao doon. Pero wala kaming pakialam dahil wala naman kaming ginagawa na masama sa kanila. Kinabukasan ay pumunta ulit ako sa office para mag-inspect. Pero deep inside ay gusto ko lang talagang makita yung crush ko. At hindi ko na itatanggi yun dahil iba ang epekto niya sa akin. Halos hindi ako makatulog dahil kakaisip kay Kurt at pati na rin sa pangungulit ng kaibigan kong si Stacy. Magka-video call kami ni Stacy buong gabi dahil pareho kaming hindi makaget over sa mga pinag-uusapan namin. At for the record, ang tagal ko rin hindi nakaramdam ng ganito. Kaya naman, tuwang-tuwa si Stacy. Dahil finally, ay nagkaroon ako ng feelings for someone. Kahit na paghanga lang. Pagkapasok ko pa lang sa office, ay pag-ilag at iwas na ang halos sumalubong sa akin sa lahat ng mga empleyado ni Dad. Hindi ko alam kung natatakot ba sila o ayaw lang nila akong kausapin. Never kasi kong nakipag-usap tungkol sa mga personal things. At sa trabaho lang talaga ako nakafocus pagdating sa loob ng company namin. Sineseryoso ko lang talaga ang lahat ng trabaho. Pero hindi naman ako nangangagat. At hindi rin naman ako nagsusungit. Kaya hindi ko alam kung saan nanggaling ang takot ng mga empleyado ni Dad. Kung lahat ay umiiwas sa akin, nagulat naman ako nung lumapit si Kurt
at nagtatanong about sa trabaho. Kaya naman kinausap ko siya at ipinaliwanag ang mga gagawin. Sobrang dedicated niya sa trabaho. Kahit sa sandaling panahon pa lang siya na nandito. Makikita talaga sa mukha niya ang determinasyong matuto at magtrabaho. Kaya naman, mas lalo ko siyang nagustuhan bilang employee this time. Ganun pa man, kailangan ko pa rin ihiwalay ang mga personal na bagay sa trabaho para maging maayos ang lahat ng flow sa loob ng company. Hindi ko maiwasan na mapatingin kay Kurt kapag dumadaan siya sa harap ko o naglalakad siya kahit sa malayo. Hindi naman ako ganito magka-crush noon. Kaya hindi ko alam kung bakit ganito ko sa kanya ngayon. Siguro ay dahil matagal din akong hindi nakaramdam ng ganito. Kaya naman, sobrang naninibago na ako. At halos hindi ko na alam kung paano kumilos o magsalita kapag nandyan na si Kurt. Para akong walang alam. Kahit na naranasan ko namang magkaroon ng boyfriend doon. At maganda naman ang naging relationship namin. Pero hindi lang talaga kami pareho ng gusto sa buhay. Kaya naghiwalay na lang kami. 3 buwan na ang lumipas. Pero hindi pa rin alam ni Kurt na ako ang anak ng boss na tinutukoy niya. Dahil wala rin sigurong nagsasabi sa kanya. At baka natatakot sila o ayaw na lang nila magsalita. Dahil every time na lumalapit sa akin si Kurt, ay nakikita ko na nagugulat o nagtataka sila kung bakit hindi man lang natatakot si Kurt sa akin at hindi rin siya nahihiya na humingi ng favor. Dahil ang alam niya lang ay magkatrabaho kaming dalawa. Para sa akin ay ayos lang naman. Dahil wala namang special treatment para kay Dad at sa lahat ng empleyado niya. Including me ay pantay-pantay ang trato niya. Hanggang sa isang araw, pinatawag kaming lahat para sa isang importanteng meeting ni Dad. Tungkol ang meeting sa business report. At sa akin inassign ni Dad ang mga dapat sabihin sa mga employee. Inaya ako ni Kurt na pumunta sa loob ng conference room. Dahil ang sabi daw ng ibang workmate namin ay kasama daw ng boss namin ang anak niya ngayon. Sabi ni Kurt ay kinakabahan daw siya. Dahil hindi niya pa ito nakikita at nakikilala. At baka daw hindi maging maganda ang impression sa kanya. Kaya sobrang kinakabahan siya. Tinabik ko ang balikat niya at sinabi kong, "Don't worry, I'm pretty confident our owner's daughter will like you." At nginitian ko siya at pumasok sa loob ng conference room. Pagkapasok ko pa lang sa loob, lahat ng employees ay bumati kay Dad. At nang paupuin na sila ni Dad, ay inayos ko na ang presentation ko para sa meeting. Ngunit nakangiti ako nung may nagtanong sa isang mga empleyado na, "Excuse me sir, I thought your daughter would be in charge of the discussion." At nang marinig ko kung sino yon, ay alam ko nang si Kurt yon. Hindi ako tumingin. Dahil inaayos ko pa rin ang mga gagamitin ko para sa meeting namin. Pero narinig ko na sumagot si Dad. "Yes, Mr. Kurt. She is already standing in front of you." Humarap ako para makita ko kung anong reaction ni Kurt. At nakita ko na nakabukas ang mga bibig niya. At kitang-kita sa mukha niya na gulat siya. Gusto kong matawa sa mukha niya. Pero may meeting pa ako na kailangang tapusin. Inumpisahan ko na i-discuss ang mga bagay na kailangan naming pagtrabahuhan. At every time na napapatingin ako kay Kurt, ay makikita pa rin sa mukha niya ang disbelief. At parang nag-overthink siya. Pagkatapos ng meeting, ay inayos ko na ang lahat ng mga gamit ko para makauwi na rin ako. Dahil may usapan kami ni Stacy na magkikita kami. Patapos na akong mag-ayos, nang biglang marinig ko ang boses ni Kurt.
Ma'am. Nakahawak siya sa batok niya at parang nahihiya siya sa akin. Wala namang nagbago para sa akin. Bukod sa nalaman niya na ako ang anak ng boss na sinutukoy niya. What? Seryosong tanong ko habang inaayos ko pa rin ang mga gamit ko. Sorry po. Rinig kong sabi nito. Napahinto ako sa pag-aayos dahil nag-iba na ang way ng pakikipag-usap niya sa akin. At hindi na katulad noong bago niya pa malaman na ako ang anak ng boss niya. Ngayon ko lang ho kasi nalaman at sinabi na rin sa akin ng mga katrabaho ko na ikaw pala yung anak ni sir. Nakayuko siya at parang takot na rin siyang tumingin sa mga mata ko. So what? Tanong ko sa kanya habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Ma'am, kasi hindi ko na siya pinatapos pa na magsalita dahil naiirita ko sa pagtawag niya sa akin ng ma'am. You can still call me Z. Ano bang problema? Nakita ko naman na nagbago ang mood niya. Mula sa nahihiya ay parang galit siya na hindi ko maipaliwanag. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Medyo mataas na boses niyang nagtanong sa akin. Kurt, it makes no difference whether I am or I'm not your boss daughter. Magkatrabaho pa rin tayo. Napakunot ang noo ko dahil parang hindi siya convinced sa sinabi ko. Akala mo lang hindi. Sana sinabi mo man lang para aware ako. Pagalit na wika nito. Hindi ko alam kung bakit parang nasaktan ako sa tono ng boses niya. What's the difference between not knowing and knowing now? Tanong ko. Wala. Yun lang ang sinabi niya at tumalikod na siya at naglakad palayo. Hanggang dito na lang po muna muli ang aking kwento. Nawa ay samahan niyo pa rin akong pakinggan hanggang sa huling kabanata ng istorya ko. Lubos na gumagalang, Zian. Shoutout po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.